Nandito pala ako ngayon sa OB-GYN ko dito sa Angono, Rizal. At kailangan ko di bumalik dahil meron ako ng ka-schedule na follow-up check-up at para makuha ko na rin ang resulta ng aking laboratory test. Dapat nga ikasama ko yung bunso ko kaso hindi na namin isinama dahil masama rin ang panahon. At eto na nga at nakarating na kami sa Angono, Rizal. Naglakad na lang kami ng anak ko. Pwede na rin naman mag-tricycle pero kaya naman lakarin at para na rin makatipid din kami sa pamasahe. Kung makakarating kayo dito sa Angono, Rizal, yung mga ganyang bagay, marami kayo makikita dito sa Angono. Talagang mga nagkalat yan. Kasi nga, diba, tinawag nga itong Art Capital of the Philippines. At eto na mga mare ko, nandito na kami. Nakarating na kami sa clinic ng aking OB-GYN. Dito rin din pala ako nagpapacheck up mga mare ko nung ako'y nagbubuntis pa sa aking bunso. Hindi na rin ako kumuha ng video sa pag-uusap namin ng aking doktor kasi privacy na rin din po. Ayan po yung pinakaresulta ng aking laboratory test. So, good news naman siya mga mare ko at wala naman akong dapat ipag-alala. Kaya umuwi na rin din kami ng anak ko dahil nga masama ang panon at wala rin din kaming dalang payong. Alam nyo, diba, nakakatawa din dito sa lugar namin. Kasi alam mo yun, ang bilis-bilis mo makarating sa ibang lugar. Katulad nito, nasa Taytay ka, ilang minuto lang nakatungtong ka na sa Angono. Tapos kasunod na sa Binangonan ka na. Kumbaga, ang dali-dali mong malibot, iba't ibang lugar na yung mapupuntahan mo. Sa mga hindi pa nakakaalam, itong Taytay ay binansagang garments capital of the Philippines. So lahat ng mga klase ng tela dito niya mabibili, pati makina, pati mga sinulid. At ang pinakamura dito yung mga damit na pambata hanggang pangmatanda. Kaya marami negosyante nagpupunta dito para mamuhunan. At pagdating ko nga dito sa bahay, mga mare ko, ay kumain na rin din ako dahil inabot na rin din ako ng guto. Meron nga pala ditong niluto si nanay na laing at saka paksiw na isda. Talagang napalaban ako ng kain ngayon dyan mga mare ko. Ikaw ba naman pag yung galing ka sa biyahe tapos pagod ka, talagang inaabot ka ng gutom. Kasi kung kakain ka naman din sa labas, eh, magagastosan ka rin ng malaki. O siya mga mare ko, hanggang dito na lang. Salamat dun sa mga nanood. At kung hindi ka pa nakapalaw sa aking FB page, baka gusto mo naman akong ipalaw or share, mag-comment o mag-like ka na lang sa video ko. Salamat po.